opportunity now to come out and get two wins against a quality. Hashimoto also saying Shimani is a very good team. So we cannot. Here's Soto. Three-point shot missed, but that's the crucial aspect of Soto for the home team. Soto. Koshigaya Alphas versus Shimani Susanoo Magic. Well, grabe na naman ang pinakitang galing ni Kai Soto against a very strong team, yet nakuha pa rin ni Kai na ipakita ang kanyang mga NBA-like moves. Kai Soto sumabog at binomba ang Shimani Susanoo Magic sa isang napakagandang play na pinakita ng Alphas, Jeff Gibbs to Kai Soto connection para sa isang alley-oop dunk. Parang bomba talaga. Well, yan ang pag-uusapan natin in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150,000 subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1, subscribe to Express Info right now. Step 2, like this video. Then step 3, comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Soto, sa kanyang pinakabagong laro, ay talagang sumabog sa eksena at binomba ang Shimani Susanoo Magic. Ang kanyang presence sa court ay nagdala ng isang bagong antas ng energy at excitement. Sa isang particular play, nagpakita ang Alphas ng isang napakagandang diskarte na nagpatunay ng kanilang kakayahan at teamwork. Isang standout moment ang nangyari sa pagitan ni Jeff Gibbs at Kai Soto, kung saan nagtagumpay sila sa isang spectacular na alley-oop dunk. Ang kanilang connections sa loob ng court ay talagang nag-uumapaw sa galing at sa bawat galaw, kitang-kita ang kanilang pagtutulungan. Sa eksenang iyon, ang bola ay lumipad mula kay Jeff Gibbs at sa isang flash, Kai Soto lumipad mula sa ere. Sinilyuhan ang dunk na iyon na parang isang bomba na sumabog sa stage. Ang mga tagahanga ay napuno ng sigaw at saya, hindi lamang dahil sa dunk na iyon, kundi dahil sa pagbuo ng momentum at kumpiyansa ng kanilang koponan. Ang pagganap ni Kai kasama ang kanyang mga kasamahan ay talagang nagbigay inspirasyon sa lahat at nagpatunay na ang basketball ay hindi lamang isang laro, kundi isang sining na puno ng emosyon at koneksyon. Ang gabi ay naging isang paalaala kung gaano kahalaga ng teamwork at ang mga espesyal na sandali na bumubuo sa bawat laro. And in another play, ay finally napasahan na si Kai sa low post at talaga namang napakagandang tingnan ang kanyang one-handed jumper which is impossible to block. Sa wakas, napasahan si Kai sa low post at dito napakita siya ng tunay na husay at talento. Ang kanyang one-handed jumper ay talagang napaka-visual na magandang tingnan. Sa bawat galaw, nagpakita si Kai ng mahusay na footwork at tamang timing na nagpapahintulot sa kanya na umangat mula sa kanyang depensa. At habang umaangat si Kai, ang kanyang taas at reach ay nabibigay sa kanya ng malaking kalamangan at ang kanyang jumper ay tila napaka-imposibleng hadlangan. Ang bola ay umikot sa ere bago ito sumalpak sa ring na nagdulot ng malakas na sigawan mula sa mga tagahanga. Ang mga ganitong moments ay talagang nagdadala ng inspirasyon at saya sa buong team. At hindi makakaila na isa si Kai sa mga manlalaro na nagdadala ng excitement sa bawat laro. Si Kai Soto ay talagang isang malaking asset sa kanyang koponan, pero may mga pagkakataon na hindi siya napapasahan sa kanyang mga sweet spot. Sayang ang kanyang malaking advantage sa ilalim, lalo na dahil sa kanyang height at skill set. Kapag nasa tamang posisyon siya, kayang-kaya niyang mamain ang kanyang mga depensa at mahirap itong hadlangan.
Ang kakayahan ni Kai na gumawa ng mga puntos mula sa low post ay dapat na mas mapakinabangan. Ngunit may mga pagkakataon na ang ball movement ay hindi umabot sa kanya. Well, mahalaga ang tamang timing at komunikasyon sa loob ng court at sana ay mas mapansinan ng kanyang mga kakampi ang kanyang presensya sa ilalim. At kapag nagkakaroon si Kai ng mga pagkakataong makakuha ng bola sa kanyang mga preferred spots, madalas itong nagre-resulta ng mga easy baskets. At kung magagampanan lamang ng kanyang kupunan ang kanilang mga rolls ng mas maayos, check na mas madami pang puntos ang maidagdag ni Kai sa kanyang stat sheet at higit pang tagumpay ang makakamit ng Koshigaya Alphas. Ang mga ganitong tira ang dapat talagang ipakita ni Kai in a consistent basis. Sa bawat pagkakataon na nasa ilalim si Kai at ready to score, check na napakalaking bentahe ito para sa kanyang kupunan. Subalit, malaking challenge ito para kay Kai dahil sa dami ng kanyang skills, minsan nagiging mahirap para sa kanya na malaman kung aling galaw ang dapat gamitin sa bawat sitwasyon. Dahil sa kanyang versatility, maaring nakakaranas siya ng pagkalito kung paano niya maipakita ang kanyang galing sa tamang paraan. Well, ang mahalaga ay mas maging confident siya sa kanyang mga natural na galaw at matutunan kung kailan dapat gamitin ang bawat skill. Kapag nakapag-focus si Kai sa kanyang strength, tulad ng kanyang footwork at shooting touch sa low post, mas madali niyang maabot ang kanyang potensyal. Ang bawat magandang tira at play ay nagdadala sa kanya ng isang hakbang papalapit sa pagiging mas consistent scorer. And at the same time, ay mahalaga ang suporta ng kanyang mga teammates upang ma-recognize nila ang kanyang strength and weaknesses. Ang pagkakaalam sa mga kakayahan ni Kai ay makakatulong ito hindi lamang sa kanyang confidence, kundi pati na rin sa overall na laro ng kupunan. At kapag alam ng kanyang mga kasamahan kung kailan at papaano siya dapat pasahan, ay mas lalong mapadali ang kanilang laro. Isang magandang strategy ang pag-maximize ng Twin Towers ng Alphas sa pamamagitan ng high-low plays. Sa ganitong paraan, maaaring gamitin ni Kai ang kanyang size and skills sa ilalim habang ang ibang big man ay kumikilos sa taas. Sa pamamagitan ng magandang ball movement at tamang timing, maaari nilang ma-exploit ang mga mismatches sa depensa ng kalaban at makakabuti ito sa kanilang scoring opportunities. Kapag ma-establish ang chemistry sa pagitan ng mga big men, check na makikita natin ang mga magaganda pagkakataon na mag-set up ng easy basket. Ang pagkakaroon ng ganitong system ay hindi lamang makakatulong kay Kai, kundi magiging pabor din sa buong kupunan. At sa ganitong paraan, mas mapapadali ang laro at mas magiging epektibo ang kanilang offensive strategy. Ang teamwork at pagkakaintindihan sa court ay susi sa pag-achieve ng kanilang tagumpay.